Ano ba kayo mga bata? Kayong gugulo nyo? Alam nyo may nagdarasal dito. Uy! Uy, sandali! Na to? Bilisan mo na! Bilis! Taro na! Sige! Ang gugulo ng mga bata na to. Oo nga. Ay, yung anak ni Raul kay Sara, Diyos ko, ang laki mo. Oo nga. Buti na lang, ano, lumaking normal. Kahit bunga ng pagmamanyak ng ama sa sariling anak. Alam mo, ang tsura. Tara! Ano? Hoy, Jerome! Bakit tinakakipanood dito, ha? Hindi nyo ba alam na bawal to sa mga bata? Umalis kayo riyan! Umalis kayo dyan! Aling seryo naman eh. Di man lang pinapatapos. Aba, ikabata-bata ninyo gusto nyong manood ng malalaswano. Mamaya, matuto ka pang manghasa. Sige, umalis kayo dyan! Alis! Tara na nga. Aba, exciting na yung... Oh, naku, naku. Jerome! Kung gusto mo matuto ng kalaswaan, magpaturo ka sa lulu Raul mo. Di ba ito yung pray ba, oh? Kaya ikaw, huwag ka masyadong naglalalapit sa tatay mo. Baka kung anong mangyari rin sa'yo. Maya, magaya ka dun. Roxanne! Sana? Abaginoong Maria! Ano ginagawa mo dito? Hindi ba sinabihan na kita na maglalaba ka pa? Oh, ikaw, umuwi ka na, mag-aaral ka pa. Halika na! Andiyan ka pa rin, hindi ka pa rin tapos hanggang ngayon. Pasensya na po, Auntie. Auntie, totoo po ba yung sinasabi nila na ginahasa daw po ni tatay si nanay? Yung parang dun po sa palabas? Tapos sinabi rin po nila na kapatid ko daw po si nanay. Eh di ba po kapatid niyo rin po si nanay? Eh di, kapatid ko din po kayo. Kaya po pala, tatay din po ang tawag ninyo kay tatay. Eh, Auntie, ano ko po ba talaga si tatay? Tatay o lolo? Eh, nasa na po ba yung nanay ko? Ayan! Ayan ang napapalam mo sa pakikipagchismisan sa chismosang yon. Hindi ba kabilin-bilin ako sa'yo? Huwag kang nakikipagchismisan! Ha? Huwag kang tatanga-tanga katulad ng nanay mo! Bilisan mo! Tapusin mo yan! Anak, dungis-dungis mo na, oh. Halika, paligawan ka ni tatay. Tay, ayoko po. Bakit naman? Hayaan mo nang makabawi sa'yo si tatay. Nung maliit ka pa, pinaliligawan kita eh. Ha? Halika na. Tay, wag po. Halika na. Tay, wag po! Bakit ka naman ganyan kay tatay? Tay, bakit niya po yung ginawa sa nanay ko? Sabi po nila, masama daw po kayo. Inaasa daw po nila si nanay. Hindi daw po ako dapat naging normal. Tayo ka pa! Roxanne, ano ba? Tapos ka na ba dyan? Roxanne! Nasaan ka ba? Auntie. Alika nga dito! Alika dito. Hindi ba sinabi ko sa'yo, mag-igip ka ng tubig, ha? Tatanga-tanga ka! Wala na naman laman ng tubig! Hindi, sorry po. Cleaners po. Magdadahilan ka pa, ha? Magdadahilan ka pa! Pag sinabi ko, mag-igip ka ng tubig, mag-igip ka! Tatanga-tanga! Ha? Mag-igip ka ng tubig! Kulang nila ako pagka nakita nila ako dito. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw sa iyo, ha. Pero meron ako magandang balita. Meron ng trabaho ang tatay. Diyan sa panaderya, mga
Muna 30 minutos lang ang layo dito. Alam ko kasing magbe-birthday ka na sa susunod na linggo. Alam niyo po yung birthday ko? Siyempre naman. Riregulong kita ng pulbo, ng pabango. Gusto ko kasi lagi kang maganda. Anak. Ayokong tumanggap ng regalo mula sa inyo. Anak. Gusto ko lang nung matinong ama. Bakit pa kayo pa naging ama ko? Sayang siya na, anak. Pero susubukan ko talaga magbago. Hindi ba ako nga nagtatanggol sa'yo kaya Aunt Rosa mo tsaka sa mga pinsan mo? Tay, kulang yun. Bakit pakiramdam ko kaya mong gawin sa akin yung ginawa mo sa nanay ko? At ngayon, galit sila sa akin dahil galit sila sa inyo. Pero hindi naman dapat ganun eh. Kasi hindi mo naman kasalanan ang kasalanan ko. Babalikan kita. Dadalhin ko yung mga regalo mo. At ganyan yung mukha mo. Re-regaluan ka naman pala ng tatay mo sa birthday mo eh. At parang mukhang hindi ka masaya. Oo nga pala, Roxanne, oh. Tatay mo nga pala, ano mo? Alam niyo yung tungkol sa tatay ko. Ano ka ba, Roxanne? Kalap na. Kahit nga yung pagmamaltrato sa'yo ng sahin mo eh. Gusto kong maniwala sa tatay ko na gusto niyang magbago. Pero di ko magawa yun. Pero siguro, kung bibigyan ko siya ng pagkakataon na maging ama sa akin, hindi kaya tuluyan na siyang magbago? Magiging maayos din ang lahat. Ne, ikaw ba si Roxanne? Yung anak ni Mang Raul? Ako po. Bakit po? May balita tungkol sa tatay mo. Yung katawan niya. Sa dami ng saksak na natamo niya. Ganun ba siya kasabang tatay? Gusto ko maniwala sa kanya na nagbago na siya. Pero hindi ko nasabi yun. Halika na, dali na. Maghuli na tayo sa... Ayoko nga, ate! Ayoko nga magmarcha doon! Ano bang problema mo, ha? Maglalakad ka lang naman, di ba? Napakahirap ba noon, ha? Diyos ko. Sarah, alam mo, dapat masaya ka. Napakaswerte mo. Ang dami-daming bata dyan na hindi makapag-aral. Gusto mag-aral. Oo. Oh. Paano magiging masaya, ate? Paano? Ano masaya doon? May bata sa siyang po, ate. May bata eh. Paano magiging masaya doon? Wala ka sa kalagayan ko. Sarah, sabihin mo, hindi totoo to. Hindi wala ka doon. Iniwan mo ako. Alam mo ba yon? Pagkapanganak sa'yo ng nanay mo, bigla siyang nawala. Di namin alam kung nasan siya eh. Hanggang ngayon, naiwan ka kay tatay. Pero nagnakaw siya. Nakapatay. Hanggang sa nakulong siya. Walang mag-aalaga sa'yo eh. Kaya dinala ko sa ambulan. Hindi ka pa tapos dyan. Auntie, lasing po kayo? Magpakailan mo. Auntie, bukas na po kasi yung deadline ng bayad sa tour namin. Pwede ko po bang kunin yung perang pinatago ko po sa inyo? Pera mo?
Eh, kung kwentahin ko kaya yung lahat-lahat ng ginastos ko sa'yo simula nang dumating ka dito sa bahay na to, ha? Kulang pa yung buhay mo. Wala ka namang kwenta. Auntie, Auntie, sige na po. Pinaghirapan ko po kasi yung pera na yun, eh. Inipon ko po yun ng matagal. Sige na po, Auntie. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ha? Ang kapal mo ka mo para kwentahin ako tong sa pera, ha? Gigi! Akin yung batang yan. Akin na yan! Ate! Tama na! Tama na! Pumunta ang bata dito, punong-puno ng pasa. Dito na lang siya sa akin. Ako ang nagpalaki sa batang yan. Ano? Dahil malaki na yan, mapapakinabangan mo? Wala kang karapatan. Ako dapat ang makinabang dyan, kaya akin na yan. Ate, tama! Huwag ka ang makinabang dito! Halika na! Ate, dahil sasakta naman yung bata eh! Ako na mag-aalaga sa kanya! Napapalawa ka ba, Gigi, ha? Ano sabi mo, alaga? Bakit hindi mo siya nakuhang kupkupin noon, ha? Hindi ba si Rona? Hindi siya nakayanan na matagal? Dahil bakit? Dahil sa tuwing nakikita niya pag bumukha ng batang to, naaalala niya yung anak niya kay tatay. Mabuti na lang sa sinapupunan pala namatay na. Kundi dalawa sila na magpapaalala sa atin sa kahayupan ni tatay sa ating lahat! Matagal lang ang patay si tatay, pero ano? Buhay na buhay dahil sa batang to! Huwag kang makikialam dito, ha? Huwag kang makikialam! Halika na! Tama yung bat! Huwag kang makikialam dito! Halika na! I'm sorry. Pero, nung sinabi ko sa amo ko yung mga salitang yun, naramdaman ko na ang tapang ko. Ganto din kaya naramdaman ng nanay ko. Mag-isa, walang pamilya. Gusto mo ba siyang hanapin? Kaya pa po ba yun? Walang imposible. Tutulungan kita. Salamat. Simula noon, nagsarili na ako. Pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Aminado ako, hindi madaling harapin ang buhay ng ako lang, pero katulad ng sabi ni Ate Presi, kaya ko. Kinakaya ko. Uy, Roxanne, mabuti naman tumating ka na. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Sa ngayon ay patuloy pa rin akong nag-aaral ng BS Secondary Education sa tulong ng Bantay Bata 163 at patuloy pa rin ang aking paglalakbay tungo sa tunay na katahimikan ng loob. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw ay makikilala ko rin ang aking tunay na ina. Kung nasaan man siya, gusto kong malaman niya na ang batang dati ay itinuturing na produkto ng kasalanan ay produkto na rin ng mahabang pagpapakatatag sa buhay. Isang batang handang magpatawad kahit pa sa ina niyang nang iwan sa kanya. Hanggang dito na lang, Roxanne.